Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil lang sa kalokohan mo, napahamak ang kapatid mo. Napahiya ka siguro, kaya galit na galit ka. Oo, napahiya ako. Napahiya ako sa maraming tao at gusto ko magtago. Pero, masasaktan ang kapatid mo. Walang bahala dito. Pagpagod ka na eh. Ani, may sakit ka ba? Sigurado ka? Wala na libre sa panahong to. Kailangan babayaran natin ang lahat ng ginastos ng balay natin magmula sa bahay hanggang sa spa. Ano gagawin ko? Hoy, gising! Gumising ka! Gising! Nagkasalabi ko, ang tagal mo na sa akin. Pero bakit maalat pa rin ang sopas? Hindi po ako gumawa ng soup, madam. Ginawa ko po yan base sa tinuro niya sa akin. Sorry po. Ang unang dapat pag-aralan pag kinasal ka ay ang eating habits ng pamilya. Apo. Anong sinasabi mo? Anong balita? Nagsulat ng artikel ng sinasanti mo employee at pinablish online. Dahil sa laman ng storya, naging top story siya. Yes? Si Madam Chairman po, nasa linya. Nakausapin ko. Sige na. Hello? Yes, tita. Sa bahay niyo ngayon na. Sige, papunta na. Apa, teka! Ma, ba't hindi kayo pumasok sa spa ngayon? Bakit? Meron ka bang atraso sa akin? Ma, ngiti ka naman. Tatawag po ako dapat sa inyo eh. Pero nagkita kami ni Susie. Alam ko. Siya ba nagbuyo na pumasok ka sa motel kasama ng lalaki? Paano niya nalaman? Kahit anong tago mo, malalaman kong lahat! Napakabobo mo talaga, babae ka! Napakahiya ka! Tama na po! Walang hiya ka talaga! Ano ito nagawa sa mga magulang mo? Papa! Ay, nandiyan ka na pala. Hindi kita napansin. Opo kayong dalawa. Sigawan mo na kami kung gusto mo. Kinakabahan na ako eh. Teka, huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ko naman tinuruan ang anak mo na maging ganyan. Mama! Ang landi mo. Parang ayoko na tuloy lumabas. Tumahimik ka! Para walang problema, papakasal na lang ako. Ano? Papakasal ka sa lalaking yon? Opo. Teka, ano trabaho niya? May anak? Ilan? Magkano sweldo niya? Mayaman ba yung lalaki? Ma! Buti pa, dalhin mo siya dito. Kakausapin ko siya. Aileen, umayos ka nga. Baka naman nabibigla ka lang. Hindi po, Mama. Ay, nako. Kung sino man yan, hindi dapat kasing pasaway ng una mong asawa. Ang tanga mo talaga. Daig mo pa yung pakawala. Napakabobo! Mama talaga. Naku, paano na to? Nasa estado siya. Teka, Jeremy. Bakit? Jeremy! Nandito ako sa study room. Opo, tita. Pasensya na po. Itigil mo. Po. Gusto kong mahinto na ang usap-usapan sa department store. Tita. Ang totoo, isa yung bagay na hindi ko makokontrol. Kung ganun, dapat inisip mo muna yun bago ka nagpa siya ng ganun kabilis.
Pasensya na. Ibaling mo ang atensyon ng mga empleyado sa ibang bagay. Party, bonus o kahit ano. Sige po, naiintindihan ko na. Isa pa. Dapat bawiin nila ang sinabi nila. Paano po kung ayaw? Kung ayaw, idedemanda ko ang reporter at sisisantihin ang tao for defamation. Magsisisi siya sa ginawa niya. Tita, si Samuel naman talaga ang... Ang ano? Wala po. Ako nang bahala. May sasabihin ka? May tanong ako sa'yo. Sige. Ano yung tungkol sa balita? Sinisante ko yung empleyadong yun. Tapos nag-post siya ng isang malaking storya sa internet para makagante. Sinisante mo? Utos ba ni Mama yun? Hindi. Desisyon ko yun. Pero kami may kasalanan. Alam ko. Sinisante mo pa rin para pagtakpan ang nagawa ng kapatid mo? Yung ba talaga ang gawa ng kapangyarihan? Higit pa doon ang kaya kong gawin. Kaya dapat itong magsilbing pangmulat mo ng mata. Ako nang bahalang umayos sa article na yun. Huwag ka mag-alala. Okay. Alis na ako. Una si Leia, ngayon naman si Jeremy. Ang husay mo talaga. Ako to. Hanapin mo yung sales lady na sinisante ko. Alamin mong address niya.